Buenos dias, señoritas y señoritos. Welcome to another Walk the Talk session with the Vlogcaster. Sa mga bago nandito sa channel natin, this is the portion of or segment of the Vlogcaster when I bring you along sa daily exercise ko or almost daily, no? Dito sa bundok ng Rizal Province, but which is only about 15 minutes away from Marikina and Quezon City. So dito po tayo, actually this is our summer house or rest house. Dati pupunta na kami dito tuwing weekend, and that is Friday, and then babalik na naman sa original house namin sa Quezon City. Pero, which is only about 20 minutes away from here. But when COVID came along and Quezon City became one of the first place in naalala nyo yun sa kwan yun sa Heart Center at no. Sa St. Luke's, nauna na record yung St. Luke's Quezon City, nauna na record yung COVID. And then syempre, as someone with an operated heart, kwan tayo, comorbid tayo. So we had to make the decision na takasan yung old house namin. Iniwan namin. Nag-alsa balutan kami. Pero andito naman yung it was easy to do because half of our mga damit namin andito na sa bundok, andito na sa rest house. So yeah, yun, after COVID, yung mga bata, they learn to love this place. Before COVID, ayaw na ayaw nila dito. Pero napalakas na, may fiber na yung data, and then they already learn to appreciate peace and quiet, and then dito nakakapag-biking sila, running, tapos may malaking clubhouse dito na lahat na, pati badminton, tennis, lahat, pati mountain climbing equipment, gym, lahat. So they enjoyed here na, kaya hindi na kami bumalik, pinarenta na lang namin yung ilan na floors ng office building ni Vat, na dati ko rin opisina at bahay. Pero ngayon na except for the fifth floor, yung ibang floors pinaparenta na. So dito na tara kami. Pero paminsan-minsan, when the need arises or meron kaming kailangan asikasuhin sa downtown, so we stay there, we sleep over doon sa Quezon City place namin. So kuha nga kami, no permanent address kami. Kasi sometimes dito sa bundok, sometimes sa Quezon City, sometimes sa Zamboanga, and then sometimes sa Pasay, yung condo namin sa kwan malapit sa Mall of Asia. So NPA kami, no permanent address. So ayan, let's do it. Let's discuss yung feature or what looks like a breaking up, implosion sa tawag sa English. They are breaking apart from the center. Itong mga Duterte, itong Duterte camp. Kasi nakikita ko yung mga vloggers nila nag-away-away. Nakita at na-vlog rin natin earlier na nag-away rin si Salvador Panelo, na dating presidential legal adviser ni President Duterte, at si Harry Roque doon sa issue ng pag-amin. In fact, hirap na hirap ngayon si Panelo na to deny yung sinabi ni Roque na gumawa ng gentleman's agreement si former President Duterte sa China, kay Xi Jinping, ukol sa issue ng
ng BRP Sierra Madre na parang okay lang sa kanya na hindi na yan ayusin. Tanggalin na yan, ganon. Diyan sa Ayungin Shoal. So that declaration ni Harry Roque has really placed Duterte in a bad light, na ngayon galit na galit na sa kanila yung tao, pati kay Sara. And it had also put in trouble, the former president in trouble. It has placed him in a potentially politically and security-wise dangerous situation, kasi yun nga na si Senator Risa Ontiveros has already filed a resolution calling for an investigation on the gentleman's agreement, which alam naman natin, judging from the case of Pastor Apollo Quiboloy, may result in the issuance of arrest warrant. First subpoena and then arrest warrant kung hindi attend si former President Duterte sa hearing. So, kuha na sila. Pareho na sila ni Quiboloy. May arrest warrant ang Senado. Yan kung hindi haharang rin. O yan kung talagang si mga Duterte boys ay papayagan na ituloy ang hearing ukol sa gentleman's agreement ni Xi Jinping at ni Duterte. Pero right now, alam natin na the situation doesn't really look good. Kasi yan, si Tolentino, si Cynthia Villar, siguro sila Loren Legarda na tingnan natin sanang mas loyalty ni Loren, no? Basta lalabas na yan yung mga Duterte boys and girls at si Tol Tolentino, si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, they're expected to gang up on Risa Ontiveros, and especially itong si Aimee Marcos na chairperson ng Committee on Foreign Affairs. So they baka still bird itong kwan. Aborted baby itong resolution ni Senator Ontiveros na hindi siya i-take up ng committee ni Aimee Marcos. Pero if that will happen, dahil President Bongbong Marcos takes a stand on the issue and sasabihin sa mga majority senators na nakaalyado niya, oy, gusto ko ituloy yung investigasyon, ha? Gusto ko kasi medyo sirang-sira kwan ng Pilipinas, dehadong-dehado na sa China because of that sweetheart deal o gentleman's agreement. So ituloy niya yung investigation, then matuloy yan. Yun nga, mauwi yan sa paglabas ng arrest warrant, kasi I think former President Duterte is too proud to attend that hearing, and he will not likely attend that hearing. So that's how the issue will shape there sa Senado. So yun nga, but all this was triggered by that declaration ni Harry Roque na umamin na may gentleman's agreement nga. Kaya nag-away sila ni Panelo. And then ngayon, recently, nakita ko rin na ito rin si Banat Bay na siyempre kinuha ni Quiboloy as mga attack dog niya. Dali, let me fix my bag dito. Wait. May belt bag ako na nahulog na. Hindi ako kalakad. Wait guys. Tingnan nyo muna yung view. Hindi ako, ha. Ayusin ko lang itong belt bag ko na hulog. For a moment. Yun. Yung view muna ang titingnan nyo. Anyway, sawa na kayo sa mukha ko. Ayan. Habang I'm fixing the belt bag. Ayan, ha. Okay. So, yan pala. If
you're wondering, but, or yung iba sinasabi, but, okay dyan sa inyo, ang daming mga puno. Kasi, nung nag-apply dito, PhilInvest ang developer namin, PhilInvest Land. This was marketed, or this was conceptualized as a township for 3,000 hectares ata ito, sa laki. Parang isang syudad na 2,000 or 3,000 hectares na development. Morning, good morning. Morning. Development project na kwan siya, hindi siya ordinary subdivision or highland subdivision. Kwan siya, malaki yung cut ng mga lupa, ang pinakamaliit 750 square meters. Pagkatapos kwan siya, farm estate ang tawag sa kanya, farm estate. Na sa 750 square meters allowed lang kami mag-utilize ng 30-40% para sa bahay, and then the rest dapat may mga garden or may mga halaman or mga nursery, parang kikita nyo sa Amerika na malalaki yung mga gardens, ganoon, malalaki yung mga kwa nila, nursery. So ganito dito, kaya nakita nyo parang forested. Kaya nagustuhan ito ng lugar ng mga foreigner. Marami kami mga British dito, Australian, Phil Canadian. Kasi parang nakikita nila, parang pareho talaga sa mga lugar nila sa abroad. Yun lang, karamihan dito nagtayo ng mga rest house at nandito rin sila sa winter, ganon. So sabi nga namin, swerte naman ng mga caretaker nila, million ginastusan, ini-enjoy yung caretaker lang, ini-enjoy yung bahay nila. Pero yun, okay, mga Dutch, ganon, from Netherlands, ganon, yun mga pero at saka marami dito mga Chinese Filipino na dito, yung iba nag-invest lang dito ng lupa, pinapataas yung presyo. So maraming vacant, pero lahat kwan na. So 5 subdivision ito, magsi 6 na ng 300 and almost 400 meters above sea level. Twice higher kami than Antipolo, kaya malamig dito. So yun, going back. So nakita ko, nakakatuwa, itong si Banat Bay, binabanatan ng kwan, ang si Maharlika, na nakita ko yung vlog niya na may nakalagay na video ni Duterte kung saan sinabi na kung meron talagang full boron video or video ni Marcos and di umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos na sinisinghot yung cocaine, ha, ay lumabas na yan. Sinabi naman niya ni Duterte na kung merong ganyan video, kung totoo yan, lumabas na yan, kwan na yan ngayon, kalat na yan. Pero wala eh. wala eh. Kaya hindi natin nakikita, although sa mga press release nila, nakita na daw nila, napanood na daw ng mga military officials, mga police officials, kaya daw. Morning, morning, morning. Morning, morning. Kaya daw alsa-masa na, mag-revolusyon na daw yung mga generals and officers of the armed forces and the PNP. So parati nila sinasabi yan, pero wala nga lumalabas. Tama si President Duterte. Kung meron nga naman ay lumabas na. Pero wala eh. Good morning. Hey, good morning. Thank you for
watching over us. Kayo yung sa kwan, no? Sa... Here's our new driver po. Ah, hello, hello. Medic din po siya. Si medic. Oh, ilan ba kayo dito? Bali, apat po kami. Oh, sila yung sa kwan, guys. Sila yung sa ambulance na binabantayan kami dito. Your name po is... Jesse. Nurse or doctor or... medic. R-N-E-M-T. Ano yung ibig sabihin nun? Ayun. Thank you, ha. Ilan kayo dito? Apat po, kasama yung pinag-boss. At this moment, dalawa po kami naka-duty. Naka-duty. Thank you. Monitoring for 24/7. Yeah, thank you, ha. Anong company yan? CLS po. CLS. Ano ibig sabihin ng CLS? Cardiac Life Support. Heart? Cardiac Life Support. Cardiac Life Support, yun. At least, ano po to? Dito lang kayo nagpo-provide ng care or... Yes po, for the homeowners. For the homeowners, yan. Thank you. Okay. So, yun guys. So, yun, nakita nyo kanina na may kwan dito, may maraming tao dito ngayon. May kwan dito, may ambulansya. Kaya relax lang kayo. Alam ko, concerned kayo kay Bat. May ambulansya tayo. At doon, may mga... Yan ang kwan namin, yung parang nursery. At saka kwan rin yung mga kainan dyan. Kaso lang dahil sa music dyan baka makopyright tayo. So dito lang tayo ulit sa maraming tao. Bababa sana ako sa nursery. So yun, nakita ko si Banat Bay na binabanatan niya itong strategy ng using itong so-called video na alam naman natin na wala walay na para to try to bring down the Duterte administration. So, and the Marcos administration. So, ang interpretation ko doon, yun, nag-aaway na talaga sila. Si Panelo nag-aaway kay Harry Roque. Si Harry Roque nag-aaway kay Panelo. And then si Duterte nag-side kay Panelo na in denying yung existence may nagawang gentleman's agreement on the China on the Ayungin Shoal issue. And then ito yung ambulansya 24/7, ha? Narinig nyo yun, ha? Okay. So kasi marami nga dito, sabi ko kanina, marami dito mga foreigners at yung iba doon mga bilyonaryo. mga kwan nasa medicine industry, nasa insurance, nasa automotive, marami mga lawyers, mga magagaling na mga lawyers, marami mga nasa construction business, meron yung nasa feeds, yung lahat ng feeds para sa mga animal, siya ang number one, ganoon. So kwan kami dito, meron may mga malls, ganoon. So meron mga restaurants, meron rin mga presidential appointees sa office of the president, na meron rin mga secretaries dito. So meron rin mga may mga ambassadors, may consuls, may mga generals, at may mga what do you call this? Pero mostly mga negosyante, big businessman, at marami rin mga lawyers, ganon. So isa lang vlogger, ang pubring vlogger na si Bat. yan, hindi nila kaya yung vlog natin. Tayo lang yan dito sa buong sa limang subdivision, tayo lang vlogger dito. Sandali, ayusin muna ito ulit, nahulog yun na naman yung bag natin. So yung sinasabi natin na yung Banat Bay was directed at Maharlika, na tuloy pa rin yung mga ito, polboron, pati yung yesterday nakita ko si Maharlika, yung ginagawa niya, remember sa campaign nagpa-drug test si Marcos sa private company, whereas yung ibang kandidato, sila Isko, iba pa, ay nagpa-drug test sa PNP, sa PDEA, si Marcos sa drug company. So kine-question
yung credibility ng company, Cinemaharlika, at ang bilis-bilis daw nakagawa ng test, ganun. Parang sinasabi na dinoktor lang yung resulta. At ngayon, chine-challenge siya na si Marcos to take the drug test. Pero obviously, hindi sila nagkakaisa sa kind of approach needed to tackle this issue. Kumbaga, hindi sila nagkakaisa na kumbaga yung iba siguro sila banad by either gusto nila umepal na yung kwa nila, yung strategy nila para paano labanan yung Marcos admin, gusto nila yun ang gawin, or kaya nakikita nila ineffective naman at parang walang saysay itong hindi kinakagat ng publiko itong gasgas na drug na polboron issue. Namumukha nga silang tanga, namumukha silang stupido sa propaganda strategy na yan. So kaya sila na nag-aaway, laban Banad Bay versus Maharlika, Maharlika versus yung company Banad Bay. 'Di ba, kasama nila si Big Rodriguez, pero sila mismo nag-aaway-aaway. And then si Harry Roque versus Panelo. So this shows that the Duterte group of bloggers and psychopaths, or mga kwa nila, mga chihuahua, are fast breaking apart. Kasi yun nga, they, unlike sa atin o yung mga kasamahan natin sa truth bloggers, ang hangarin nila is politics of personal ambitions, and syempre money, pera ang pinag-aawayan nila, kaya nag-aaway-aaway sila. Unlike tayo, at saka yung mga truth bloggers, we fight for God and country. Kaya we don't fight each other, we help each other, we respect each other, kasi isa lang hangarin namin, meron kaming common goal. Ito sila, wala silang common goal. Wala rin sila loyalty. Sino mas mataas bibigay? Kasi ngayon, obviously, mas galante si Kibuloy. So, kaya siguro ito, sila Banad Bay, mas napupunta doon sa mas, ganyan naman sila, di ba? Galante rin si Arnie Teves, galante rin si Gerald Bantag. So, andun sila. So, alam nyo na. Alam na this. So, babantayin natin ito. Tuloy-tuloy sila nag-aaway. Tuloy-tuloy sila bumabagsak dahil sa hangarin nila, sa mga personal interests and ambitions nila. So, this is good. This is good for our country. And we will be keeping watch on this issue. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster channel. Thank you very much for joining me in this vlog. And I'll be seeing you. Andito tayo. I'll show you first. By the way, itong subdivision namin, marami namang guards at marami namang kaming may mga gates naman yung mga individual subdivision. So, yung kwa namin, yung main highway namin dito, ito nga, tinatahak natin. At doon sa entrance, morning, inopen na namin for public use for the people of dito sa province, sa Rizal. Kasi nagiging kwan ito, biking capital ng Luzon and Metro Manila. So we already opened it to the people, also sa mga joggers. Kaya makikita nyo, marami sila. Pero hindi sila nakakapasok sa mga individual subdivision namin na guarded separately. At yung mga pumapasok dito, hinihinga ng ID. So okay lang yun sa mga subdivision owners, kasi wala naman so far nangyari na pagnanakaw dito. So thank you very much for watching. In case na nagwa-wonder kayo, but ang daming tao yan, akala ko ba private subdivision yan? Yung mga subdivision po private, pero yung main road, through the request of the mayor,
inopen na namin. Parang ito na nagiging yung middle road, ito na nagiging park ng munisipyo kung saan naroon kami. Park and biking capital of Metro Manila. So mucho imas gracias, and again, thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.